Babayo lang ang ulo. Ako. Yung malambot nga lang po yung dulo. Pero pag nag-matured po yan, titigas din yan. Ito, ikot na. Magandang araw po mga brother and sister. Ngayon po, pag-uusapan po natin, pagkikwentuhan po natin kung ano po ba yung dog shooter. At kung ano-ano po yung magandang katangian ng dog shooter. At kung ano po ang mga do's and don't na dapat nating malaman kapag kumukuha tayo ng dog shooter. Ang dog shooter po ay yung nag-a-assist sa mga breeder na para maging successful ang mating nila. Ika nga nila, taga-tutok daw. Ngayon, ang dog shooter po, kailangan pinakamagandang ugali eh, yung on time. Kasi napakahalaga po ng oras. Kailangan, kung ano yung pinag-usapan nating oras, pinag-usapan yung oras, kailangan datating. Maliit man ng konti, ma-advance ng konti. At least huwag yung masyado kasi pare-pareho tayong mga may ginagawa, may mga kanya-kanya tayong schedule. At saka po, ang kailangan kapag kukontak po kayo ng dog shooter, huwag naman din pong biglaan na bigla nyo nilang sasabihin sa dog shooter, nauna, hindi po pwedeng ganun. Kasi po, ang dog shooter po, busy po yan. Sa totoo lang po, ini-schedule niya po yung iba-ibang breeder, cliente niya, na tumama sa oras niya. Mapagbibigyan niya po na para mapuntahan ang lahat ng nangangailangan na ma-breed nung araw na yon. Kaya kumbaga, mas maganda po at least a day before or matagal pa, naka-schedule na kayo sa shooter. Or kung nagkabiglaan man at wala naman siyang schedule, pwede niyang puntahan yon. Pwede niyang isingit kung nasa way naman niya yung pupuntahan na kailangan. Ngayon po, ang dog shooter po, kailangan po alam niya po yung sistema kung paano gagawin niya. Kasi hindi naman po ganun kadali. Madaling tignan, pero hindi po yun ganun kadali. Marami pong nag-try, nakala nila ganun kadali, napagod na yung aso, walang nangyari. So, nangyari po niyan, pag mapapagod na yung aso, pag mainit, pwede pong magka-heat stroke ang aso, babae man o yung lalaking aso kasi napapagod na po sila eh. Kung hindi naman po, ang pinakapangit na dahilan naman na napapagod na aso na sampa ng sampa tapos wala naman nangyayari, pag umiinit po ang katawan ng mga lalaking aso dahil sa pagka-attempt nila na wala naman nangyayari, nababawasan po yung lakas, yung buhay ng similya na may sasalin. Kumbaga, mas maganda po kung pagsampa, may shoot ka agad. Mas maganda po yun. Kasi napakahalaga po na yung lakas ng bara o ng stud dog ay talagang solido pa kaysa sa napagod na. Once na uminit po ang katawan, nababawasan po yung nabubuhay na similya pumasok. Ngayon po, ang isa pang kailangan dyan, pumili po kayo. Marami po kasing shooter. Kaya na marami rin naman mga shooter-shooteran. Meron din bogus na shooter na at least gusto niyang matuto. Kaya lang, mas maganda po yung mga professional shooter na yung mga matagal na, mga veterano na. Kasi alam din po nilang pakiramdaman yung aso. Na, kasi siyempre, lalo na pagbago lang, magugulat na yung aso. Sino ba to? Pero ramdam po ng aso yon. Kapag ang shooter mo takot, ramdam ng aso yon. Nandun pong makulit yung aso. Mas matapang siya kesa, well, like pag halimbawa ramdam ng asong, teka, mas matapang yata sa akin itong tao to. Tahimik po yun, napakadali po. Ngayon, sa babaeng side naman po, sa beach or sa dam, talaga po muna, mas maganda po yan, binubusal. Tinatalian po nalang natin ang busal. Kasi po, lalo pag first timer, syempre po, pag nasaksak na napasok na natin yung, lalo pag may possibility po na kumagat, no? Kaya po binubusan natin yon para po sa safety, hindi lang ng shooter, lalo-lalo nung may hawak ng babaeng aso, yung may-ari o yung taga-alaga.
Siyempre po, bago po pumapago ako tamaan ng kagat ng aso, yun muna ang nakahawak sa kanya. Kaya po binubusan namin yun para at least doon sa safety ng umiari o kaya nung nagkaalaga ng babaeng aso. Kaya sa lalaking aso naman po, hindi naman po masyado kahit nasabihin nyo matapang yan na nangagat na yan. Pero once naamoy niya na po yung hit ng aso, yun lang ang gusto niya. Titira at titira yan. Buga mawawala sa isip niya yung gusto niyang mangagat kung hindi titira lang yan. Kaya tapos po, ang isang mong pinakamagandang usapan dito pagtatawag kayo ng dog shooter, be on time. Kasi napakahalaga po ng oras ng dog shooter. Ang dog shooter po, marami pong schedule yan. Hindi pwedeng kagaya po minsan kasi schedule nyo eh 7 a.m. Pagkatapos, yung 7 a.m. na yun, nausapan nyo na dapat nandun na kayo sa bahay ng stud dog. Kasi kalimitan po, yung may-ari ng beach, yung beach owner, ang yung babaeng aso ang itatravel papunta sa stud dog. Mas natural po yun. Or minsan naman, meron namang home service na tinatawag na yung stud owner ang magdadala ng barakong aso niya o ng stud dog niya sa bahay naman ng may-ari ng babaeng aso. Yun. Ang importante po nun, be on time. Kung halimbawa alas 7 yung usapan nyo, kailangan po 7, nandun na kayo. At least kung 10 minutes before or 10 minutes pagkalipas yung pinag-usapan nyo, okay lang yon. Mas maganda kung on time. Kasi po, ang dog shooter po, napakarami pong oras niyan na pinupuntahan. Marami pong kliyente yan. So, kagaya po ako, minsan pag medyo malapit lang 30 minutes pagitan, pagka-shoot ko, hintay ko lang sandali yun, travel, malapit na, or isang oras. Depende po sa layo. Pero kaya pag na-late po kayo, kagaya po nung minsan, ang mangyayari niya, 7 ang usapan, 7 palang aalis yung dam owner papunta dun sa stud dog. Eh, ang laki nakakainin ng biyahe na lang. Eh, ang mangyayari po niyan, yung malilit, yung kakainin yung oras, malilit na yung biyahe ng shooter. Ganon din naman siya shooter. Kailangan ang shooter magiging on time. Kasi yung may-ari, halimbawa may pasok, may negosyo, i-schedule niya ng 6 a.m. at may pasok siya ng alas 8, alas 7. Kailangan yung shooter be on time din. Kasi baka pagkatapos eh, malilit ka, apektado yung kliyente mo. Kaya napakahalaga po ng oras sa pag-schedule ng pag-meeting ng aso, ng pagkuha ng shooter. Isa pa po, maraming nagtatanong nito, sa dog shooter, kalimitan po kasi ang nagbabayad dyan. Depende po yan, no? Minsan sa stud fee, kasama na po doon yung bayad sa shooter. So, nagbabayad po sa amin noon, eh yung stud owner. Or minsan naman, nakapix na sila, ang magbabayad na noon, eh yung dam owner, magbabayad ng per section sa shoot. Ngayon, ang tanong po, kapag puppy share po ba, sino po ba ang magbabayad ng shooter's fee? Sa shooter's fee po, na pagdating sa puppy share, ang magbabayad po niyan kalimitan ay yung dam owner. Kasi nakiusap na nga po tayo doon sa may-ari nung barako na puppy share, palituta na lang. Kaya kumaga, ang magbabayad ng shooter's fee ay yung may-ari ng babaeng aso. Okay. Tapos po, backstud. Halimbawa, natapos na yung shoot. Pagkatapos hindi nag-take, may tinatawag po tayong backstud dyan. Ang backstud po ay yung parang pinaka-warranty na hindi nag-take yung babae pero nagbayad ka ng stud fee. So, meron pong backstud na tinatawag. Libre na po yun. Hindi nyo po babayaran yung stud fee na. Ang babayaran na lang po yung shooter. Pero ang magbabayad uli po nun ay yung may-ari po ng babaeng aso. Yung beach or dam owner. Ako nga po pala. Meron po akong sample, mga example na magiging video. Na sa pagiging dog shooter, hindi po kasi ganun basta kadali na akala lang ng iba, itututok mo yung lalaking aso dun sa babae. Hindi po ganun yun. Kasi meron po tayong mga stud na talagang wala silang kagana-ganang sumampa, minsan talagang ayaw bumayo. Pero basta po yung bumubola siya o magre-release siya ng similya,
magagawa po ng paraan ng shooter yon, ng professional dog shooter, na maging successful yung mating. Kahit naman po na malikot yung babae, nagwawala, magagawan din po ng paraan ng professional dog shooter yan para po maging successful. Basta po ang trabaho ng dog shooter, maibigay po namin yung gagampanan namin na maging successful yung mating nyo. Ngayon, minsan po may nangyayari na, "Kuya, bakit hindi nag-take yung aso ko?" Di ko alam. Kasi, basta't ang na-issue ko naman, nag-release naman. So, marami pong posibilidad na nangyari kung bakit hindi nag-take ang babaeng aso. Pwedeng galing sa problema sa lalaki, problema, pero kalimitan po problema sa babae at sa pag-aalaga nung may-ari. So, susunod po, tatalakayin po natin yan. Ngayon, meron din po na aso na tamad na tamad. Kumbaga, tamad siya, tapos talagang kahit na anong gawin, ayaw tumigas. Ayaw tumigas nung sa lalaki. Yun po, ang problema po natin doon, eh wala po talagang mangyayari. Kaya, kailangan po nating maghanap ng ibang stand dog. Yun po eh, maaaring masyado siyang banal. Kaya mahirap po talagang pilitin. Ngayon, may pagkakataon naman po na, kasi sa babae po, basta kahit na nagwawala yan, pero pag on-hit yan, pag nararamdaman niya na nakapasok na sa kanya, nag-release na, tumatahimik po yun. Yun po, ang problema lang po is ang lalaki. Ngayon, isang po, ang problema naman dyan, merong first-timer na babae, kaya ako po, inaayos ko. Kasi minsan mahirap na madala ang stud dog. Kapag ang stud dog po nadala o nasaktan doon sa kinasta niya, susunod po hindi sasampayan. Matatakot siya kahit na anong pilit mo. Eh problema pag binilit, baka mangagat. So hanggat maaari po, ang professional dog shooter pinipilit niya. Ako po, pinipilit ko na inaayos ko muna po yung puwerta ng babae. Kasi iba-iba po yan. Meron pong pataas, meron pagpasok nun, sarado pala yan, may pataas na ganyan, pababang ganyan. Iba-iba po yun. Kaya ako po, inaayos ko po muna yun para pagsampa ni lalaking aso, tapos kagad. Walang kahirap-hirap. Pero minsan po, meron talaga yung pagka-virgin niya, sobrang sikip. Napakasikip po. Kaya dun po, dun minsan nag-aalalay ako na okay lang siya na hawakan ko na lang kaysa masaktan yung aso kasi iiyak. Meron po akong video na ipapakita sa inyo na sa sobrang liit po nung virginity nung babaeng aso, iyak po yung lalaking aso. Siya pa po ang umiyak dahil po masakit. So, yung po mga ganun, kailangan talaga ng professional dog shooter para hindi basta saksak lang, hindi basta bara-bara lang para kumita. Kailangan po maging safe si babaeng aso, safe si lalaking aso, safe yung mga may hawak, maging successful po ang breeding. Ngayon po yung lock, outside lock, wala naman pong problema doon. Kasi mas maganda po pag lock, pag madaling issue para sa amin. Actually, kaya naman po yun eh. Pag nailock, mas madali po sa amin eh. Kasi pag nag-lock na sila mismo, yung buong kalong po na tinatawag mo sa lalaking aso, yung bola niya, yun po yung naglalak. Pag pumasok na po sa loob yun, lolobo na yun. Hindi na po lalabas yun. Kaya po nakakikita kayo sa mga aso sa labas, sa mga spin natin, magkakapit yun. Kasi naglalak po yun. Yun po yun. Ngayon, mas maganda po kung naglalak. Kasi, at least, hindi persado yung aso. Hindi rin hirap para sa shooter. Kasi syempre po, pag hindi nakalak yun, outside lock, hanggang matapos sila, hawak namin yun. Ngayon, sa may mga nag-aalangan, baka pag outside lock yan, hindi mabuntis, hindi po. Yung niyang AI, nabubuntis yung aso eh. Nasa plastic lang, kinukuha ng siringgilya, ng syringe, then may tube lang tayo, ipapasok. Hindi naman lock yun eh. Di ba po? So wala pong problema yun. Ang importante po niyan, para maging kampante kayo, pag nakita nyo talaga nakasaksak yun, yung ari ng aso, even though na outside lock yan, hawak na ni shooter, bumobomba, okay po yun. Ang hintay na lang po natin doon, kailangan malakas yung similya, then yung egg cell talagang maganda,
pag nagtama po yun, magbubuo po yun. Wala akong kinalaman sa pag hindi pagbubuntis kung outside lock o nakalock. Dahil kung nga yung AI eh, wala namang pumapasok po na ari ng aso, nabubuntis. Okay po? Kaya kung magawag po kayo mga ano, basta't importante po, check nyo rin. Kasi may ibang shooter naman na shooter, na para kumita lang, hindi pala nakapasok, hawak niya lang sa ilalim yung ari ng aso. Mali po yun. Mali po yun. May ganyan po akong kliyente dati, nagreklamo kasi nga isang shooter niya raw. Nung sinilit niya, nakalabit yung, eh, yung ari ng lalaki. Kaya yun, masakay mga shooter po na gano'n. Eh, hindi po nagtatagal na sa pagiging dog shooter. Kasi syempre, hindi lang siya kukunin eh, nakakadala. Kumbaga, ang mission po kasi ng dog shooter, maibigay namin sa inyo na maging successful yung magiging mating nyo. Kasi sayang yung panahon, sayang yung pera nyo. Yun po yun. Ngayon, pagdating naman po sa artificial insemination, marami na pong gumagawa niyan lalo sa mga bully. Actually, ako ginawa ko din yan. Kapag halimbawa po kagaya nung sa small breed or kagaya nung sabi ko nga po sobrang skip na halos hindi papasok talaga yung ari ng lalaki dun sa babae, pwede po natin i-AI yun. Para lang yung similya, masigurado natin pumasok. Pero kapag halimbawa kaya naman ng natural na mailalak natin, mas maganda po. Kasi mas marami po ang posibilidad na hindi mag-take sa AI kumpara sa natural mating. Dahil marami pong pwedeng mangyari sa similya kada dadaan po yan sa plastic, sa syringe, sa tube. Kumbaga nababawasan po ng mabawasan. Milyo naman po yun, no? Kaya nga lang kumbaga, hindi na 100% yung buhay nun kasi kada kung saan po dinadaan, lalo kung itatravel mo, manababawasan. Mabubuntis po, pero hindi tayo kagaya nung natural na lahat sa loob pumasok. Okay po? Kaya kumbaga po, marami po natin tatalakayin tungkol niyan sa mga posibilidad kung bakit hindi nabuntis yung aso, kung ano yung mga dapat na gawin sa barahong aso, ano yung dapat na gawin sa babaeng aso, yung mga conditioning po sa mga susunod po nating pagkikwentuhan po yan. Maraming salamat po. Yun na lang po. Para basta po, ang dog shooter po, handa pong magsilbi sa inyo, nasa oras lang po tayo. Wala pong biglaan, at saka po, huwag po tayong magpaintay ng napakatagal sa shooter. Okay, maraming salamat po. God bless. Napupunta po tayo ngayon kay Inar, yung quality chow chow ng Santa Cruz. Tara!
Saan ka? Kasabay-bay mo. Ay, nagkakita ka na, Nay. Chacha. Nalang pa? Chacha. Ayun. Wait lang to. Ayun lang. Ayun lang. Magagalin. Chacha. Ay, napalahian. Di ba ba? Magiging mo yan. Ay. Nay, ikaw, Nay. Nagkakita sa Nay.